Magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat din po ng mga nanonood sa atin all over the world, kasama niyo na naman nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho at welcome sa Hotspot LAVE Live the Live! How's your day, mga kapamilya? I hope you're all doing great, enjoying the staying at home, the quarantine, the isolation, para safe ang ating mga paligid, lalo na po kung wala naman kayong importanteng gagawin, manatili po tayo sa ating mga tahanan. Alam mo, isa sa ipinagpapasalamat ko talaga, yung ganitong klase ng trabaho, like pwede tayo makapag-Zoom, dahil hindi lang naman yan sa industry natin, diba, namin, pwede nyo na rin pong gawin yan sa inyong mga business meetings, at sa kung ano-ano pa, pwede rin ito makapag-catch up with your friendship, diba? Ngayong araw ng Tuesday, habang kayo nga po ay nasa inyong mga tahanan, mas painitin natin. Wow, tarin painitin. Mas painitin po natin ang inyong mga afternoon dahil nito mga nakaraang araw, ang lamig mga best, diba? So, for today's episode, marami ang excited. Kaya naman, i-welcome na natin agad-agad. We have here, first time sa Hotspot Live, Marquis Chome! Hello, we! Hello, DJ! Jaiho, kamusta na? Long time no see, diba? Nagkita-kita tayo last time sa ABS pa, diba? Sa totoo. Alam mo, last guesting ko. Hindi, tsaka buko dun, Marky, isa sa ano, una natin talagang encounter, ang tagal na, as in music up late live days pa, pag kami mga song. Hala, nahahalata na yung age natin, parehas. O hindi, pero nun tayo naman na yun, bagets pa tayo parehas, as in. Totoy na totoy ka pa nun sa Cornerstone, diba? Apat... Totoy tayong parehas. Oh. Nene ako no, nene. Nene ako! Hindi, totoy ka dati. Ngayon nene. Nene na ako ngayon. Hindi, I remember nung time na yun, Marky, ano, parang apat pa lang halos yung tao sa Cornerstone. Si Kuya Eric, si Ate Kares. Parang ganun pa, sobrang... Actually, apat or lima lang kami as talents din. So, oh, oh. One is to one. Si Erickson kay Sam, si Jeff sa akin, si Richard kay Kares. As in, one is to one kami sa time na yun. E ngayon, ang dami-dami na kami sa Cornerstone. Correct. One is to 15 na. Totoo. And that's good, diba? Pero I'm kasi... so happy for them. So happy for Cornerstone and how they've grown as a company na hindi lang, ano, hindi lang talent management. Naging producers na din sila. Sa concert, pa, albums. Concerts, albums, series. Movies. Lahat-lahat yeah. Na. So, proud na proud ako sa Cornerstone. At sobrang happy ako na naging bahagi ako ng evolution nila. Totoo. The past 11 years. Wah! Sinabi pa sila yung years. O, di mas magbibilang sila ngayon kung gaano ito katagal. Sila, oo. Totoo. And congratulations kasi syempre ngayon nakikita ko na you're very busy. Ang dami-dami mga projects ang ginagawa mo. Ang dami-dami mga endorsements na ikaw ang nagpo-promote sa iyong social media accounts. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan kasama si Marky, gusto ko lang i-remind ang mga kapamilya viewers natin, keep on sending your stars dahil mamaya sasagutin nga po ni Marky ang ating mga maiinit na katanungan sa SPG Super Palaban na guest. Eto na, Marky. Ano ba ang mga pinaggagawa mo ngayon? Ano ba ang mga pelikulang dapat abangan sa'yo ng mga kapamilya viewers? Actually, sobrang fortunate ako kasi dalawa ang serye ko ngayon. Hindi siya long-term series, hindi siya parang araw-araw, pero once a week. Yung katulad ng ano, na kikita sa mga streaming platforms na 8 episodes, 10 episodes... na aabangan ng mga tao every Thursday and Saturday kasi dalawa yung series ko. Sobrang thankful lang kasi nag-stop ako maging actor for a while, especially ang tagal din talaga kasi naging DJ din ako naging oo DJ nga nakikita ko may radio show ako sa umaga 6 to 10 a.m. yung The Morning Rush sa ibang ano radio station. Di ba din yung The Morning Rush before originally yes. Sina Chico Delmar, tama ba? Yes, kasama ko din si Chico sa radio show ko. So wala na si Delmar, nagkaanak na, so she's in the States.
pero si Chico kasama ko pa rin and may dalawa pa akong kasama. Si Gino. Si Hazel. Ah, wala na si Gino. Nag-move na siya sa kabilang network. Oh. So, ngayon, kami ni Chico and ng dalawang babae, si Rika and si Hazel. 4 years na ata ako sa RX. And yun, nag-focus muna ako doon. Nag-focus muna ako sa radio. And then eventually, nakatanggap ako ng tawag from my friend, si Mike Liwag, na nakasama ko sa isang series na nagawa ko from yung unang lockdown pa ata ng pandemic, 2020. Mm-hmm. Unlock, yung first BL. BL pa ata yung tawag doon, pero ngayon Boys Love. Boys Love. Pero ngayon parang LGBT content na may difference ngayon sa BL and LGBT content. So, ang focus namin sa Unlocked was talking about yung mga LGBT characters during the pandemic, during the times of, yun, Naka-lockdown, nakakulong talaga. And then, so, tinawagan ako ni Mike, yung kasama ko sa first series ko sa Unlocked, which was the top series sa international streaming platform, Gaga Ulala. Wow. Broadcasted over 154 countries around the world, pero LGBT streaming platform. So, lahat ng content, puro LGBT. I love it. Kinausap ako ni Mike, tinanong ako kung pwede ako sumali sa bago nilang pasabog na series called Love at the End of the World, tungkol sa last 7 days on Earth. Linawin natin na last 7 days on Earth, hindi lust ah. Yan din, lust and last. Oh. Last and last, kasi ang dami-daming ganap, ang dami-dami yung makikitang pasilip-silip na body parts. Mga maiinit na mga eksena. Eksena. So, yung Love at the End of the World is also sa Gaga Ulala. And it's really talking about yung end of the world. End of the world. Hindi lang literal, pero figurative din. Yung metaphorical din. Yung, for example, in terms of us, di ba? Nagkaroon, for example, tayo ng mga friends and family members na nagka-COVID or namatay or naging end of the world natin for a short period of time kasi namatay yung mga loved ones natin or yung mga close to us. So, anong mangyayari kapag malalaman mo na last 7 days on earth mo na? Sinong yayakapin mo? Sinong kakausapin mo? Anong gagawin mo in the end of the day? So, yan ang tatalakayin sa Love at the End of the World. Yan ang iniisip namin as actor during the entire process. So, ang focus kasi sa apat na couples sa start. So, pinakita na yung first 4 couples. 4th episode pa lang for our series sa Gaga Ulala, which is, to be honest, yung top watch series ngayon. It beat Unlocked. Unlocked dati was the top. Ngayon, it's ito. Ito na yung Love top. The end of the Unlocked world. Na yung bottom. Hindi, chos. So, si Love at the End of the World is now the top most watched series, hindi lang sa Pilipinas, pero sa Vietnam, I think sa Thailand, sa Malaysia, basta may parang infographic na... Eh kasi nga, itong streaming platforms na Gaga Ulala is for international market din talaga siya. Yes! So, ang ganda lang kasi napapakita natin na meron din tayo mga contents like this, which here in the Philippines, originally, di ba, we loved and embraced yung BL series coming from Thailand. And now, tayo na yung nakakapag-produce naman through this platform ng mga top to bottom na mga content. Or side, kung gusto nyo din, di ba? So, hindi lang, we are open to everyone. Diba? Correct. Very flexible. Very flexible! Sabi daw. Oh, flexibility, di ba? Mas is okay the kung correct flexible. Answer. Versa. Totoo. So, ganon. So, that is what happened with our series. Yung Love at the End of the World became a hit in the past 4 episodes pa lang since January or December 30 was the first episode. So, every Thursday siya. And so pinakita lang yung first 4 couples. So, correct. This is the 4th couple na that just came out last Thursday. Yung fresh episode. Yung 5th episode naman is the one that is focusing na parang multiverse na. So, nagsama-sama na kaming lahat. So, anong mangyayari sa aming lahat as a group? Kasi dati, sa start, puro mga introduction lang sa mga
couples. Establishing. Pero mahabang establishing. Instead of one episode, 4 episodes, di ba? Correct. And then, yun. So, very multiverse siya. So, makikita mo yung mga couples na magsasama-sama sa mga eksena paminsan-minsan. Parang Sense8, kung napanood nyo na ang Sense8 sa Netflix. Tungkol sa mga iba't ibang klaseng tao from all around the world. Pero nagsama-sama sila minsan. Different personalities. Sa mga eksena, kahit hindi sila magkasama talaga sa world. So, that is how our story will unfold. So, abangan nyo na lang yung next episode. Correct. And, pero, Marky, gusto ko lang sabihin, no, na nung na-mention mo yung sinong yayakapin, anong sasabihin mo sa taong ito, sa natitirang araw, ganyan. As an actor, ang laking tulong niyan, no? Kasi, with what is happening in the sa paligid, 'di ba? Sa world natin right now, 'di ba parang as an actor, na, mas naging easy for you to portray the character because ikaw mismo kahit hindi ka naman actor, 'di ba? Pagka 'yun ang ibinigay na bubog at kargada mo while doing this project, maidi-deliver mo talaga siya. So from that note, masasabi ko na parang hindi lang siya yung inaabang ang mga intense and sexy scenes. Kasi dapat ding abangan at subaybayan dito yung story ng bawat isa na pwedeng kapitan ng mga viewers. Yes, and that's the case. Feeling ng mga tao, bakit sobrang raunchy to? Bakit sobrang dami na nangyayari sexual, ganun-ganun? Mm-hmm. Pero isipin nyo, anong gagawin nyo pag last few days on earth? Yayakapin mo talaga yung partner mo or hahanap ka ng mga tao na pwedeng or something, di ba? Kasi dito yan sa series, ha? Sa series yan. Sa series. Or in general, isipin mo, anong gagawin mo? Gagawin mo lahat ng bucket list mo, di ba? Sa last 7 days on Earth, may 7 days na lang ako. Anong gagawin? Oy, pero iba-iba, Marky. Syempre, hindi naman agad-agad yun ang pwedeng maisip. Depende rin naman yun sa tao. Pero kasi it's interesting pero that's part of it. Pwede mo siyang isama sa bucket list nga. Actually, hindi ko na ramdaman until napanood ko yung Don't Look Up sa Netflix. Oh, yes. Oh, bago ang dami na lang ginawa sa dulo. As in, kasi tungkol din siya sa asteroid na end of the world talaga. Kami din, asteroid din. So, hindi din namin alam na si Meryl Streep may movie din na ganun. So, parang naging turning point nung napanood ko yun. Sabi ko, may point nga si Direk Shandy na Bacolod. Yes, either si Direk Shandy Bacolod, yes, magiging pag end of the world na, anong gagawin mo? Yayakapin mo yung love mo. Hahanapin mo yung family members mo. Iisipin mo lang yung mga positive, yung mga naging love mo sa buhay as opposed to yung mga haters. Correct. Negativity. Mag-focus ka sa positivity kasi last days mo na lang on earth. Correct. Totoo yan. And kung gusto mo mag-ano, katulad sa series ng ano, na, katulad sa Don't Look Up na may pa sila, nangyayari din yun. Kasi may mga tao na parang part din siya ng bucket list nila. So, gagawin nila. Kasi it's the end. So, ito na yung last. And walang makakapigil sa kung anong trip ng kanya-kanyang trip. Walang makakapigil. Exactly. Ganun yun. Totoo. Hindi, tsaka tama naman, di ba? May iba-iba talaga tayo ng mga pinaniniwalaan, mga gustong gawin and everything. Pero yun, no? Parang hindi ka naman nape-pressure, pero huy, ilang araw na lang, gawin na natin to. Gawin na natin to. Let's go. Hanap tayo ng ano, beach. Tapos, ng something na pwedeng makapag uminom na tayo, mag-swimming tayo, whatever. Makapagpa-happy. Pero diba? Isa pa lang yan sa mga pinagkakabisihan mo, Marky, diba? Oo. Gusto ko malaman, ang dami mo nang nabanggit like, so, about sa mga dapat gawin for the series. Paano ka nagre-ready sa mga scenes like this? Ikaw ba, tinanggal mo na yung inhibition mo? Kasi, like right now, talking dito sa episode natin, I can see that you're very relaxed. Tapos, of course. Diba? Kasi syempre parang before, I remember nung nagsistart, parang, hello po. Hello po. Kamusta po kayo? Hi hello, po, Marky fake, po. Fake. mga ganyan. Diba? Oo, ang dami din mga artista na ganun, aminin mo. Pero ako, I've decided na I wanna be open with who I am as a person.
no holds barred, sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Which is very good, kasi see, ang ganda ng conversation, ang ganda ng batuhan natin, ng kwentuhan, kasi parang wala ka nang iniintindi talaga na parang bahala kayo, di ba? This is me. Kasi you need to really love yourself. You need to know who you are. Kailangan mo malaman kung ano yung mga mental health problems mo, paanong i-address. Kunwari, minsan, nagagalit ka sa wait staff or sa security guards. Bakit ganon? Bakit ginagawa mo yon? Bakit bilis ng trigger point out, mo? Malibis ang trip. Baka may anxiety ka. Baka may depression ka. Baka may ADHD ka. Baka kung ano-ano pa ang meron ka. And that is completely fine. But it's important to understand na meron kang ganon. Understand na may trigger points ka. At malaman mo kung anong pwede mong gawin para to be a better person. And to improve. Kasi syempre, if hindi mo malalaman yung tamang sagot, ikaw ang mahihirapan talaga. Because every single day, every minute, every hour, iisipin mo, what's wrong? Exactly. Why am I like this? Bakit ayaw ako ng mga tao? Sa start, ayaw ako ng mga... Hanggang ngayon, ayaw pa rin ako ng mga tao. But the difference is, I don't care. No! Dun sa sinabi mo, ikaw personally, you experienced that in your journey here in showbiz. Yeah. Like, in the beginning, kasi nakita ng mga tao, may pagka-fake itong sumagot ng mga tanong. Dati. May pagka-fake itong tao. Nakikita ng mga tao kung fake kang tao. Kung fake correct. Totoo, totoo. At nakikita din nila kung totoo ka. Correct. Kung real ka. At mamahalin ka nila kapag totoo ka. And it doesn't matter kung ano ang mga ginagawa mo, ano correct. Yung style kung paano ka magsalita, kung brusko ka, kung malamya ka, kung ano-ano, they will still love you for who you are. Correct. Alam mo, and I believe isa sa nakapagpa wala nung inhibition and nakapagpa-relax sa'yo is your experience as a radio DJ. Kasi parang you get to express yourself every single day without them seeing you. Every morning, di ba? Without them seeing you, just listening to your thoughts, your opinions, and di ba ganun sa DJ? Wala ka namang script na sinusunod. Yes, at wala silang nakikita. Like, part yan ng ano eh, may ginagawa ko na ngayon na NAS Daily Workshop. I know, because last December, parang I saw your post with some of your Cornerstone family. Nasa Dubai kayo with NAS. Yeah, so it's interesting na yung may workshop ako that I'm talking about that, yung audio only hosting. Doon sa audio only, pinakita ko sa kanila na nakahubad, topless ako, naka-earphones ako, pa-sexy ako, pero hindi nila nakikita yung pa-sexy-sexy ko. Ang naririnig lang nila yung boses ko at yung wit ko. Well, correct. English doon, so mas madali akong magsalita doon. But totoo. Like, in the end of the day, mas madami kang matututunan sa radyo kasi ang focus hindi itsura. Correct. Sexy body. Ang focus sa radyo is kung ano ang laman mo bilang kung tao. Kung ano ang laman mo, kung ano ang humor mo as a person, kung paano mo itawid lahat ng mga information. Totoo. And of course, kahit maliit lang ang bayad sa radyo, sobrang saya at madami ka talagang matututunan doon. Ako talaga, I can agree to that because I used to work for MOR Philippines for 10 years. True. And then, while I am working as a radio DJ, nagtatrabaho din ako as on-cam, nag-host ako on-cam, pero kahit na marami akong, modest aside, kahit na marami akong naging trabaho sa on-cam na nakikita na yung face mo, like sa mga online interviews and everything, hindi ko iniwan yung radio before kasi pinangahawakan ko talaga yung element of curiosity ng mga listeners mo everyday. Kasi di ba you don't know naman who's your listener. Because sa loob ng booth mo, you're alone. If you have partner, kayo lang yun nandoon. Pero pagka may tumawag sa'yo outside at sinabing, "Hi DJ Jai, hi Marky, I listen to your program," ganyan. Iba yung fulfillment niya as a person kasi syempre, hindi ka naman nila minahal because of how you look, because of, di ba, kung paano kanila napapanood. Minahal ka nila because of ano yung mga learnings, ano yung mga nakukuha nilang aral while listening to you. Because they have on friends. A daily basis. Correct. They have friends on air. Kaya sobrang well listening to
sa kwento mo na ganyan, yung only voice. So now you're doing that also. You have your own like a podcast or well, mostly sa radio, mostly sa RX. You're still working for RX ba right now? Yes, yes. Wow. So, yeah, pero work so from home ngayon, o pumapasok ka? Work from home ako ngayon. Actually nag-stop ako sa work from booth ever since nag-Dubai or actually nag-start yung Love at the End of the World kasi dahil nag-taping kami sa Tagaytay, so nag-stop muna ako and ngayon sumasali lang ako sa Facebook Live nila from 9 to 10 a.m. For now lang. Sabi ko sa kanila, alam ko mahirap ngayon para sa mga radio DJs and especially sa mga radio stations dahil walang masyadong nagda-drive. Well, paminsan-minsan sumusulpot ang mga yung mga slots in between COVID, 'di ba? Yung katulad ng December, ang daming lumalabas, ang daming nakikinig sa radyo, pero paminsan may times katulad wala ngayon, talaga. Wala talaga. So, I'm sure wala sila masyadong natatanggap na ads or whatever. So, sinabi ko, okay, I'll work for free. 9 to 10 a.m. I'll work for free kasi love na love ko ang mga kasama ko at sobrang training na nakukuha ko sa radyo. Iba ang training. And I thank them so much for that. So, salamat sa RX 93.1. Marami rin akong friends sa RX kasi, diba? Dahil sa radio industry naman, sobrang unlit lang ng radio industry. A lot of the listeners, yung mga audience natin, they used to think that magkakalaban lagi yung different radio stations. Hindi kasi like, kaya nga kilala ko sila Gino, dati pa si Franz, yung mga pioneers. Mga pioneers. Correct. Sina DJ Sarah Hernandez. Yes. Yan, makakilala ko sila kahit na high-end station si RX. Tapos ako, I work for Masa Station. Pero still, when you say it's FM radio, magkakakilala at magkakausap din naman talaga ng bonggam-bongga. And what's great is pwede na kami mag-guest sa mga iba't ibang shows. I mean, kasi right ako, now, kasi wala na masyadong exclusivity kung tawagin. Kasi hindi lang ako radio DJ, actor din ako. So for example, mag-promote ako ng series. Promote ko sa ano, sa pwede akong mag-promote sa MOR, pwede akong mag-promote sa Magic, kung saan-saan. Kung i-invite nila ako, kakausapin ko lang yung boss namin, si Sir Lou, tatanungin ko sila kung pwede akong mag-guest. Eh, normally, papayag naman sila. Totoo. Eto, Marky, maiba ako ah. Ang ganda lang nung chikahan natin kasi parehas tayong DJ. Haba-haba. Kasi parehas tayong DJ. At siguro talaga namang parang na-miss ko magkaroon ng kabanter, di ba? Na-miss ko magkaroon ng kabanter. Hindi lang interview na yung actor na in-interview, yung siya lang nagsasalita. May input, di ba? Correct. Pero yun nga, Marky, ang sarap makita na ganyan, na parang it's a new you, di ba? Without thinking kung ano yung sasabihin ng ibang mga tao, ganyan. Pero, mas dumami yung blessings na dumating sa'yo ngayon. True. Kasi I know, meron pa din talaga, even if it's 2022, a lot of people judge you for showing too much skin. But mas marami rin ang talagang minahal, di ba? At talagang mas nagugustuhan yung mga nakikita nila. Yes. You know what? It happens. Madami din dito, of course, sa Philippines na medyo conservative and religious, which is completely normal. Pero I believe in body positivity. Right. Kung gusto mo pakita ng ano, pinaghirapan mo sa gym, kung gusto mo maging pogi for one day or whatever at ipopost mo lang sa online, that is completely fine, in my opinion. It is your body, your rules. Correct. So, gawin mo ang gusto mong gawin online as long as hindi siya sobrang malaswa or whatever or sobrang something ma-offend ang mga tao. But kung part siya ng character mo, gawin mo. Yan ang ginawa ko kasi last year. May ginawa kong, sorry to say this, but may ginawa kong shoot for my birthday na medyo, risky. Nakita ko yan. Yes. Ito yung parang nasa Dayami ba yun? Dayami? Ang cheap. Yung parang nasa, ang color nito is parang, ano bang color ng ganito? Parang gantong color na mga, yes, diba? Yes, pa sepia. Yeah. Yung mga halahalaman, mga ganun, ng hubad na hubad ka talaga. Yeah, but interestingly enough, ginamit ko yun for a very special, Advocacy. It was about mental health. So what I focused on was sanity. Di ba, I talked about this a while ago, yung anxiety, depression, ADHD ko, yung mga mental health issues ko in my life. Ang nangyari dito is I used that and created a TED Talk. May ginawa akong TED Talk.
And I presented yung music video ko kasi nagsulat ako ng song. And then yung added to that is my advocacy about being free and unmasking yourself. Correct. And part of that metaphor, and it was part of yung photoshoot. And ginamit ko talaga yun. In-express ko ang sarili ko. Hindi lang ako naghuhubad ng damit, naghuhubad din ako ng mga mental health issues ko. Pinapakita ko sa lahat ng mga tao, ito ako, hindi ako perpekto. I am just a human being. And kung love nyo ako. Kung hindi, okay lang din, may black button naman. totoo yan, yes. Pero do you believe that because you started very young also in the industry, here in showbiz, di ba? Do you believe that it adds up doon sa kung ano yung naging struggle mo, sa pinagdaanan mo? Because here in the Philippines, di ba, for conversational purposes, di ba, here in the Philippines, like parang, if you want to enter showbiz, you need to be this, you need to be that, di ba? Ganyan yung eksena. Yeah. So, normally sa start, ganun, di ba? Masasabi mo na nakatrigger ito, nakapag-affect talaga sa'yo yung pag-enter mo ng showbiz? Kasi parang, yeah, ang daming nilagay na dapat ito ka. You're ganito a singer. Ako, di ba? Ganito ako. I am Marky. Pagbalik ko from Switzerland, sabi ko, I will be this. Kasi galing ako sa Switzerland for college. Then nung bumalik doon, sobrang open ang mga tao. Then pagbalik ko sa Manila, biglang iba. Sasabihin ng higher-ups, kailangan ganito. Kailangan robot katulad ng mga kasama mo. Kailangan magkamukha kayo. Kailangan ganito. Kasi ito ang staple ng beauty. Ito ang staple ng perfection as an artist. Correct. So after 7 years of trying to conform, mm-hmm, dahil sa teatro actually, nag-start ako sa teatro in 2010, doon ako naging mas open as a person. Kasi kung kailangan mo talaga gumawa ng something on stage, kailangan maghalik ng tao sa stage, gagawin mo, importante yun sa eksena, gagawin mo siya. So pagdating ng point na nawalan na ako ng theater, bumalik na ulit ako sa acting on TV. At ginamit ko yung mga skills na natutunan ko sa teatro sa TV or sa streaming platforms, mm-hmm, na mas open sa mga mas risque na content or mas totoo na content or mas lalo ngayon yan, lalo ngayon, mm-hmm, yan, 'di ba? Parang mas unti-unting minahal kasi at first diba, parang may mga reaction na taas kilay na what's that? Bakit ganyan? Pero oo, because nagbabago din talaga yung trend. Mm-mm. Eh, ganun talaga. Ang nangyari is naging niche marketing. Mm-hmm. So, instead of monopoly sa isang, let's say, network or sa isang online source, katulad ng, for example, Netflix, ngayon, mas dumami ang mga streaming platforms para, for example, kung LGBT ka, pwede ka manood ng Gaga Ulala, mm-hmm, or kung mahilig ka sa sports, sa Signal Play, or kung ganito-ganyan, gusto mo ng ganitong content, pwede kang pumunta sa network, sa ibang network. And what's great about that is, nag-o-open siya ng doors for more actors to shine. Hindi okay lang yung mga actors ng mga sikat na network. Mainstream, I mean, actors mainstream talaga, di ba? Yes, yes. Kasi ngayon, ang daming nabigyan din ng break and opportunity. Which is great. So happy for yung mga, especially mga TikTok stars, right, Instagram stars, tulad ni Pipay. Pipay. Na ano, kasama ko sa isa kong series, mm-mm, na pwede nating pag-usapan. Sobrang, wow, ang galing pala niya umarte. Mas nagkaroon ng opportunity ang mga tao sa iba't ibang larangan ng industriya. Totoo. Marky, before we proceed to the next question, dito sa My Delivery Girl, kung saan kasama mo si Pipay. Oo. Diba? Gusto ko lang itanong sa'yo, how do you handle like mga indecent proposal messages on social medias? Like, because diba, you're showing your body positivity on your feed, ganyan. I'm sure hindi maaalis, di ba, na merong yeah mga magme-message and everything. How do you handle things like that? In all honesty, ang dami kong natatanggap na gano'n, especially nung nagpapakita lang ako ng mga topless shots ko. And then biglang, nung naging drag queen na ako sa series na My Delivery Girl, the same people na nagme-message sa akin ng gano'ng mga stuff were telling me other things.
bakla. Is it bashing? Bakla, bading. Kung ano-ano sinasabi nila about who I am, yung ang pangit mo, ang terrible mong tao, ganun, you'll go to hell. Kung ano-ano sinasabi nila. And I'm like, is this the same people that asked me about... Who adores you before, di ba? Hindi lang adore. Who were putting me or who were making me feel uncomfortable by asking me right. about paying me the same people who are putting me down, it's their internalized homophobia. And yung internalized homophobia na yon is very, very hard to deal with, especially ngayon. Kasi if we're talking about yung LGBT community, mm-hmm. it's very diverse. Pero the problem with that is yung mga tao don't really accept sometimes yung mga iba't ibang kulay ng rainbow. Correct. Very relatable tong sinasabi ni Marky. Ha? Sorry to cut you. Very relatable siya because we all know that, diba, this January, one of the TikTok superstars, si Sasa Girl, endorsed first ever parang gay to endorse a brand of a liquor brand. Yes, yes. That's yes. why so kasama yan sa diversity, di ba? Diversity talaga. And I'm so proud na people are more accepting these mm-hmm. days. Kasi napakahirap din kapag ganun. Kapag, for example, you want to be someone one day. Gusto mo maging lalaki one day. And then the next day, gusto mo mag-drag. Gusto mo magsuot ng pambabae. That is completely fine. Kasi, it's you being you. Don't allow anyone to put you down and tell you otherwise. That's why yung community na to should be there to help each other as opposed uplift. To put each other down. Kasi hindi lang one-sided to, ha? Hindi lang yung mga straight-acting, let's say, gay men who are, you know, putting down yung mga trans community or yung drag queer community. It's also the other way around. Mm-hmm. Ay, paminta to. Ano, bakla talaga yan. So, hindi siya pwedeng maging lalaki kasi bakla siya. Eh, bakit yung mga straight acting straight men sa TV pwedeng gumanap ng gay role at pumapalapak ang mga tao for them? Why can't a gay acting man portray a straight character on TV? It's, you know, we need to be able to open up the world for actors to just be able to portray actors. Correct. Or pero syempre, di ba? Because we are also following and we respect, yun, di ba? Lagi naman nandoon yun, hindi nawawala. Respect yung kung ano yung pag-take ng manunood ng ganitong klase ng tao, hindi siya ganun in just a snap, tatanggapin agad-agad. It's a long process. But right now, ako personally, I'm very happy because we get to have a chance na mapag-usapan yung mga ganitong klase ng bagay. So, now, dito sa My Delivery Girl, na nagpapaka-transgender yung character na ginagampanan mo. Yung character ko actually sa My Delivery Girl is not a transgender. It's a drag queen. Is a drag queen. So, sorry, non-binary no. drag queen, which means yung character ko, when he's a boy, pag okay. drag siya, babae. And since non-binary siya, they feel, kasi hindi siya he or she, yung pronoun niya is they. So for drag queens, they ang pronoun. No, it depends. Right? Depends. May mga drag queens na he. May mm-hmm. ibang drag queens who say na he sila as men, she as women, pero they still identify as he. May mga trans men na drag queen na he as men, pero she as women, pero trans man pa rin sila kasi babae sila at birth, pero naging lalaki. And then may mga tao na non-binary talaga. So they as men, they as women. Right. So it's very, we're opening the world up to different pronouns. At dito sa series nito, we're focusing on just that. Nagpo-focus kami sa mga characters and mga actors or characters in the LGBT community. So yung character ko is a non-binary drag queen na nawala ng work and pumunta sa Baguio, naging delivery girl. So nag-deliver kami ng parang products and then performance.
So, may kasamang parang lip-sync performance or fire boy performance or entertainment or dance or whatever, entertainment. So, hindi lang siya delivery of products, delivery din siya of entertainment. And okay. And we were also focusing on mga drag kids ko. Madami akong drag kids sa series na to. Parang RuPaul's pala ang peg. Parang RuPaul's and Pose. So yung drag kids ko, si Pipay is the representation of the queer community. Si Joey Silver is a trans man. Siya din, mm-hmm. anak ko din. And, or anak-anakan ko. And then yung isa naman, si Raver, who's played by EJ, who is a straight man. So si Papi sa Pose, if you watch Pose. And sila yung mga anak-anakan ko who I'm taking care of. Kahit wala akong masyadong pera, I'm still taking care of them at inaalagaan ko sila. As Bingo, yung male character persona ko, parang yan yung mother character. Parang siya nag-aalaga sa mga anak-anakan. And then, yung Bianca naman, Bianca D, siya yung drag queen na Alaban. Mas parang Wonder Woman siya. In control mm-hmm. siya sa mga nangyayari. Siya yung very strong, independent woman. So, ayun. Ito, So, it's focusing talaga on the different aspects of the LGBT rainbow. And it's great na pwede naming ipakita sa mga tao na hindi lang isang kulay ang LGBT. Hindi lang bakla, or hindi lang lesbian, or hindi lang trans. Pero there's plus-plus. That's why it's dami, LGBT+. Ang lawak. LGBTQIA+. Ang lawak ng LGBTQIA+ community. And, you know, we have to understand each other for who we are as people. Right. I actually came out early last year as demisexual, which means may mga tao kasi na who think na sexual is a representation of everything. Pero demisexual is in between being sexual and asexual, meaning I've lost interest in sex. I'm more of emotional. So, nai-inlove ako sa tao because of their mind or because of who they are, pero nawalan ako ng drive, if you get my drift. So, that is part of the LGBTQIA+ community too. Asexuality is also part of the community. But yung demisexual is I can be if I love the person. So kapag in love ako sa tao, that's when I can be sexual. So kahit ganito ako magsalita, kahit very very vulgar pa minsan-minsan ako nagsasalita, as a person, as Marky, hindi ako sexual. I'm almost asexual, meaning ayoko ng ganon, normally, mm-hmm. as a person. Pero kaya kong maging actor, I can be an actor in that aspect. I can play the roles, pero me as a person, naghahanap talaga ako ng love. And tama. Sabi nga ni RuPaul, if you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Aray, nagkasundo sa RuPaul. Yes, di ba doon galing yung kwentuhan natin about sa My Delivery Girl. Oh, yes, of course. Hindi lang yun. Fan ako ng RuPaul's Drag Race. Ang dami kong mga din. Friends. Like si Manila Luzon is a good friend now. And si La Plastic Tiara, si Detox. Lahat sila friends ko from RuPaul's Drag Race. And doon ako na, because before the pandemic, mm-hmm. yung last place na pumunta ako before the pandemic is O-Bar. Kasi pumunta ako, nag-interview kami, yung radio station namin, we were interviewing yung Work the World sa Araneta. Mm-hmm. So after that performance, sumama kami sa after party. First time ko sa O-Bar, nakita ko lahat ng mga... 2020 pa yan. 2020. Sobrang galing na mga drag queen performers. Performers, yes. Grabe, perform na perform. Sabi nga ni Violet Chachki, grabe, some of the best performers, drag performers in the world are from the Philippines. Right. So, let's not put these people down. These are some of the best performers in the world. Sometimes, hindi sila comedy queens kasi feeling ng mga tao, kapag bakla ka, automatically, komedyante ka. That is not the case. It's a very diverse community, iba't ibang klaseng tao. And we need to learn how to accept each and every single one of them for who they are. Correct. And push our judgment on them. So ganun lang.
Ang saya. Alam mo tong interview natin na to, I didn't expect this to be like ganito yung tatakbuhin ng flow. Like, where you're promoting your projects na mga pwedeng abangan, panoorin ng mga kapamilya viewers natin. Pero parang, I feel like nasa seminar tayo ngayon. Yung for the awareness, diba? Yeah. Ang dami nating mga bagay na tutunan. Pero syempre, isa sa hinahanap ng mga nanonood sa atin ng live na live ngayon, Marky, ay ang ating challenge for you na kung tawagin ay super palaban na guest. Ito ang SPG. Okay. Pero parang feeling ko, based on my observation since when we started the interview, parang maning-maning naman sa'yo itong mga nasa super palaban na guest. Parang wala ka naman. I think yung super palaban na guest nangyari na, so punta tayo sa mga general rated questions na lang. Hindi! Eto, tatanungin lang kita ng mga bagay-bagay. Ikaw na bahala kung paano mo ito sasagutin, ha? Okay, let's do it. Ako, simulan muna natin, syempre, Marky, sa mga tanong na, ano ang una mong naiisip na isagot kapag ang tanong ko sa'yo ay mabilis o mabagal? Mabagal. Mabagal. Ay, mabagal. Gusto mo yun talagang... Gusto kong... Ninanamnam. Ninanamnam. Yes. Ayaw mo na nagmamadali. Oo, pero paminsan-minsan okay din. Kapag, for example, kailangan mo umalis, kailangan mo magtimpla ng kape na mabilisan, o tama, may mga ganun din, mga sachet, diba? So, totoo. Pero mas okay ka ng mas mabagal. Yes, mas okay. Mas dama mo na, okay. If you think about it, mas masarap ang kape kapag, tinimpla ng matagal. Tinimpla ng matagal. Correct, oo. Susunod, sa loob o sa labas? Sa loob. Kasi mahirap ngayon, pandemya. Omicron. Omicron. Wag na muna kayong lumabas. Doon na lang sa loob. Diba? Truly, oo. Manood na lang ng mga streaming platforms katulad ng My Delivery Girl or Love at the End of the World. Ano mas gusto mo? Hinihigop o kinakagat? Since drag daughter ko naman si Pipay Kipay, kinakagat. Oo. Pero hindi ganoon ka kailangan soft biting. Yes. Yung pa din, nandun pa rin yung... Para hindi masira ang ngipin natin, di ba? Correct. Ay, that ganyan. That ganyan, yes. Yeah. Pataas o pababa? Pwede sa gitna. Ay! Ah, pagitna, patusok. Ha, patusok. Pataas ng pataas. Pababa ng pababa. Pagitna ng pag... Di ko alam. Ano mas alam mo ba? Alam. Mas pataas sa'yo o pababa yun sa'yo? For me, paside na lang. Bongga. Kasi nga naman, depende yan sa kung anong mood. Diba? Oo. So, kunwari, for example, nasa bunk bed ka. Paside. Minsan gusto mo sa taas, minsan gusto mo sa baba, minsan paside. Diba? Totoo. Ako parang mas nakakaano ko pag kapaside. Kasi, charing. Diba? Kasi parang mas nakukuha mo yung tulog mo pag paside. True, diba? Especially kung may kayakap ka. Kaya nga, diba, ang hiling-hiling natin sa kama natin nang may hotdog tayo, na hotdog pillow. Yes! Hotdog pillow tawag dun, diba? Ganun. Hotdog pillow or hotdog, Jaiho? Hotdog pillow, Marky. Susunod, trimmed or shaved? I guess, Pili ko ngayon naka-shave ka ngayon. Trimmed, pero depende din. Kasi kung, for example, kailangan maging drag queen, mag-shave ako. Ako ay inisip ko lang dito eh. Kasi sabi ko nga, feeling ko naka-shave ka ngayon kasi shaved yun dito mo. Hindi. Actually, hindi. Pero meron bush, may bush din ako sa, sa chin. Sa legs, ganyan. Yun din sa legs, sa underarm, di ba? May totoo. Bush dito. So, kailangan ko din i-shave kasi minsan makikita, sabihin nila, ay, bakit ganun? Drag queen? May hair sa it, may buhok sa it. Dapat wala. Dapat wala. Oo. Correct. Mm-mm. Diretso o baluktot? Baluktot. Ah. Boring kasi ang diretso eh. Totoo. Mas maganda yung medyo parang may... Kasi kung straight edge, medyo... Ha! Gumaganon pa daw! Gumaganon! Diba? Diba kapag straight edge ang isang tao,
very minsan nagiging boring din eh. Kasi alam mo na kung ano yung kasi gagawin mo. Kasi follow the rules. Yes. 'Di ba? Kailangan din kailangan fun lang minsan, 'di ba? So, baluktot. Matagal ka ba? Matagal? In what aspect? Depende kung anong naisip mo. Matagal? Pag umaga, hindi. Pag gabi, oo. Ah, kumbaga dahil nakapag-workout ni. So, yes. Parang na-exercise. Yes. So, may time. Kasi matutulog ka naman after. So, pwedeng... Magpagod. Ha? Magpagod! Yes, yes. Manood ng Netflix. Tama, magpuyat. Matagal kang magpupuyat. Oo. Mag-cellphone, chikahan with friends. Yes, yes, yes. Totoo, oo. Anong mas gusto mo? Yung pinapamukha o pinapalunok? Pinapalunok. Kasi masarap ang pineapple juice. True. Ano, idudura mo ba ang pineapple juice? Hindi. Lulunok. Favorite mo yon. Favorite mo yun eh. Oo. Totoo. Tama. Tama yun. Ah, napapause lang ako kasi inisip ko, ano pala, house blend iced tea yung sa akin. Yes! So, I will never miss a chance na hindi lunukin pagka talagang house blend iced tea. Yes! Ako naman, oo. Kasi pineapple for me. Mm-hmm. Eh, depende din sa inyo. Kung gusto niyo ng kape, go. Kanya-kanya. Once you go black, you never go back, di ba? Oh. Correct. Once you pop, you can't stop. You can't stop. Parang Pringles. Oh. Magpapakain ka o ikaw ang kakain? Sa ngayon, hindi na ako gutom eh. At ay, hindi ako na... So, ayong naman, malapit na piyesta sa amin. So, kasi diet ako, di ba? Nag-gym ako these days. So, papakain ko na lang sa kanila. Yung ikaw mga na lang magpapakain. Papakain na lang ako ng food. Mag-host ng party. Bibili ako ng bilaok, kung ano-anong gusto nila. Coming from Marquis Romeo, bilaok. And I will feed it to you. I love it. Kailan yan? Ha? Kailan yan? Now na, oo. Dito ako sa may Eastwood. So... Kailan yan, ano? Sabi daw, makikain nga dyan sa inyo, oo. Mm-hmm. Unang hinahawakan pagkagising sa umaga? Cellphone. Kasi nandun na rin yung mga alarm eh, no? Kasi snooze, you lose, you off ko, or yun, cellphone. Totoo. Tuyo o basa? Tuyo. Ay? Ako din, parang, ay hindi. Ah, okay lang, mas gusto ko rin. Okay din ang basa, pero... kapag basa, minsan, wala kang mararamdaman. Oo nga. Tsaka hindi, pag basa kasi minsan nahagard ako na, parang kunyari, pag white shoes yung gamit ko, tapos basa. So, kailangan ko magpalit. Or kunwari, ngayon, sobrang oily ako, so basa ako in a certain aspect. So, mas okay ang tuyo. Mas okay yung fresh. Yeah. True. Tama. Antaray, no? Minani niya talaga. Nung wala siyang inurungang, hindi siya nagre-react na mga ganun. Sagot agad siya, in fairness. May palakpakan naman natin si Marky. Marky, thank you so much. What can you say about our first Hotspot Live interview together? Ang saya-saya na miss kita, Jaiho. Sobrang saya ng interview natin. At excited na ako na... makausap kita one of these days sa labas ng katulad ng ganitong interview at mag-usap talaga tayo ng friend as friends. As correct, totoo. I love it. Maganda yan. Totoo. Kasi grabe no, parang dito sa industry natin, parang nagkakaroon lang kayo ng friendship because nagkasama kayo sa isang project, nag-guest ka sa ganitong programa. Pero ang sarap din kasi talaga, sa totoo lang, lalo ngayon, parang mas naiintindihan na natin yung isa't isa. True. Diba? Hindi lang tayong dalawa ha, pero yung iba pa nating mga katrabaho, parang mas nagkakaroon na tayo ng closeness and bond with them kasi we don't talk about what we're doing sa trabaho when we're outside. True. So, yan ang naituro sa akin ng pandemic ng bonggam-bongge eh. Kasi parang after work, parang okay, ito, done na tayo sa trabaho natin, ito naman tayo, ganun, iba naman.
understand each other. Kasi right. madami din pinagdadaan ng mga tao. Ang bawat isa. Correct. Ang bawat totoo, isang tao. Love each other as you would love your family. Kasi we should treat each other like we would treat God. Correct. Totoo. Mark, invite mo silang lahat sa mga dapat kanilang panoorin. Ito yung Love at the End of the World. At saka syempre, itong My Delivery Girl. At kung ano pang meron, go. Oh my gosh, mahaba to. Okay, start muna ako. With My Delivery Girl, that is every Saturday sa Signal Play. And kasama ko dito si Pipay Kipay, directed by the amazing Carlo Catu. And this is about, yes, Direk Carlo, and tungkol to sa love. Actually, both series are about love. Ito naman, love of the community. Yung isa naman, Love at the End of the World sa Gaga Ulala, every Thursday, so that's 12 midnight every Thursday, directed by Shandy Bacolo, Temporary Insanity. Thank you so much sa inyo. And this one is... Shandy was my first manager ever. Oh, really? Sa showbiz. Yeah. Love. Way back 2010 or 2009. Love him, love him. Pronouns niya is him now. So tinanong ko siya, sabi ko, ano yung pronouns mo? Sabi niya, him. So he, him. And love ko talaga siya. Sobrang galing niya as a director. Mas, yung My Delivery Girl's more happy, more comedy. And I got a million views ngayon sa TikTok for this song na Papanatag. Nakasuot kami ng parang madre attire. Tapos, basta nasa TikTok siya, check it out. Sobrang nakakatawa, kasama ko si Pipay Kipay. And then yung Love at the End of the World naman is the most watched series on Gaga Ulala, which is an LGBT streaming platform based in Taiwan. At yan, available siya every Thursday. And of course, NAS Daily Talk, I will be doing one about hosting. And that will be on the 25th. So please sign up, January 25. Please sign up sa NAS Daily PH or NAS Daily Workshops. Check nyo na lang yung Instagram, Facebook, Twitter ko, Markis Roem, Markistroem. To find out more. And lastly, host ako ng Pokemon Company, International Pokemon Company. Ako yung main host. And ang focus namin is the release of their new games. And we have our new episodes coming out. I work with a Malaysian co-host, an Australian co-host. Tsaka yung production company is based in Malaysia. So online lahat to. At it's for gaming naman, a different kind of hosting. So panoorin nyo din yan sa English Pokemon YouTube channel. And yun, that's it. Watch out for my underwear line din called Maxi MXXL. Wow! Coming out very, very soon. And dahil sa modeling event ko last year for Arab Fashion Week na naka 7-inch heels ako and underwear for an Arab country, nagkaroon ako ng bagong opportunity. So sa March, I will be in another fashion capital to do another runway show. Yay! Stay happy! Congratulations with all the blessings. And sobrang saya ng interview na to. I appreciate you. And I'm excited for our listeners also because hindi lang tayo napapanood dito sa facebook.com/abscbnnetwork. Dahil sa mga kapamilya natin, nasa podcast na din po tayo. Mapapakinggan nyo nga po ang Hotspot the Podcast on Spotify, Apple Podcasts, at sa iba't iba pang mga podcast streaming platforms. Abangan nyo po ang mga susunod pa naming mga episodes. Marky, thank you so much for your time. Keep safe and always stay healthy. Sa totoo lang ako na happy ako every time nakita ko yung post mo. Kasi talagang ang ganda sa mata. Ha! Ang ganda sa mata! Thought-provoking, di ba? Totoo, totoo. Nakaka-GV, nakaka-good vibes. Yes. Totoo. Thank you very much. Kaya naman, grabe, biti na biti ng oras. Ang dami pang pwedeng pagkwentuhan. Pero malay mo soon, magkatsikahan pa kami ulit ni Marky. Kaya naman ngayon, bibitinin muna namin kayo at magkita tayo ulit sa susunod na episode. Every Tuesday po tayo and Thursday dito lamang sa facebook.com/abscbnnetwork. Kasama ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho with Marky's Show. Bye, kapamilya! Thank you! Bye, kapamilya! Thank you!